kaibigan, mga magulang, mga kapatid, mga taga-suporta at tagahanga. Narito na ang bituin ng mga kabataang tumanggap sa hamon para abutin ang kanilang mga pangarap. Awesome! Next! Dapat mga bata kayo, cherish it, enjoy it, love it. Nakikita unti-unti yung talents ninyo. Huhukayin pa natin yan. Pagtiwala lang kayo sa proseso. Pag minahal nyo yung trabaho ninyo, mamahalin kayo ng trabaho nyo at yung babalik. And the process might be hard, but the process is beautiful. So you gotta learn how to trust the process. Tunghayan natin ang makulay, makabuluhan, at makasaysayan nilang paglalakbay tungo sa hinahangad nilang tagumpay. One goal, one dream. Road to Starcada. Naku, tuloy-tuloy ang paglawak talaga ng TV station Net25. Napansin nyo ba, nilaunch nila kamakailan ang kanilang first batch ng Star Center na tinatawag nilang Starcada. At ilan sa kanila, nako, ito makikilala na ninyo arangkada ngayon dito sa Karina Interviews. Hi guys! Mag-guest kami today sa Karina Interviews and sasayo kami ni Ate Jana. Yes, actually medyo kinakabahan ako ngayon pero dahil nakapag-rehearse practice naman tayo, kanina. Sure naman ako na maganda yung ginawa natin. Yes. So, ready ka na ba, Bo? Yes, ready. Abangan niyo kami guys. Alam mo ba, Arwen, andito tayo ngayon sa Karina Interviews, kaya kailangan natin galingan magpa-comedy. Ayun na nga, kaya kailangan ready tayo kasi nakakaya kayo sa Karina. Dapat kaya nakakatawa tayo. So ano, ready ka na? Ready na! Rach, balita ako, may Karina Interviews tayo mamaya. Talaga? Eh di, dapat mag-practice tayo. Hindi tayo pwedeng mapahiya kay Ma'am Karina. Vocalize! Sige, vocalize. Paano ito ba dapat? Normal na tao. Sige. Ready na tayo. Ready na tayo. Let's go to Mamburina. Hi guys. Yeah. Hello. May interview tayo sa Karina Interviews. Ginakabahan ako. Magkikit pa nga daw tayo, I heard. Drama? Yeah. Ready ka na ba? Iyak ka? Okay. Kaya mo ba? Oo naman, kaya ko. Pinapawisin ka na nga, oh. Hindi, pinapractice ko siyang umiyak. Ay, wow, umiyak to your face. Okay, show me your card. Show me, kung paano ka mo. Grabe naman, on the spot, no? Dapat prepared ikaw, tayo. Ikaw! Iyak ka! Later, makikita niyo. Let's go! Let's go! At nandito na sila, Starcada with Aaron and Gia Gonzalez! Hi, Miss K! Hi, Gabby! Hi! Hello, nasa na yung iba? Yes, let us introduce you to our other Starcadas! We have... Juan Atienza! We have Arwen Cruz! Yay! And then we have... Bo Bautista! Yes! Let's go! And of course, following up with Jana Madrid! Oh, yay! So, ito silang bata na iinis ako. Okay, and then... Okay, up next, we have Rachel Cabreza! Yay! Magkakantahan tayo, ma'am! Yes! And of course, last but not the least, Ivan Castro! Yes! Yes! Ngayon, kung ano ba talaga ang ginagawa para maging isang artista and star, right? Yes. Here on Karina Interviews. Yes. Woo! 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 Bo Bautista and Jana! Hello! Jana Madrid. Okay, parang mga pamilyar ang kanilang mga pangalan kasi sila ay nagkataon hindi lang kapwa dancers. They dance very well. Aside from acting, of course. Pero sila rin ay galing sa mga pamilyang showbiz na. Diba? Bo Bautista is the daughter of Robnick Sarmenta and Arlene Bautista. O, diba? Yun pala ang kombinasyon ng Romnick and Arlene.
Diba? Sino mas kamukha mo? Parang si Mama. Si Mama, right? Diba? And then, Jana is younger sister of Hunk Ruru Madrid. Pero bago si Ruru, wala talaga sa showbiz. Wala po. Ayun, okay. Ang pinapanood natin dito ay ang kanilang, ano yan? Audition ba yan? That's ano po, yung recital namin. Recital? Yes. Anong recital pagkatapos ng training? Yes, po, for culminating, nag-ano kami VTR na parang short film. Ay nako, o teka muna, sandali lang. Mahirap bang umiyak? Para sa akin po, medyo natatagalan lang po. Ilang taon ka na ba? I just turned 18. 18, and you are? I'm 22 po. Wow, 18 and 22. So young. Both from Starcada. So, ganun ba talaga kapag nanggaling ka sa pamilya na may exposure sa showbiz, nagiging showbiz na rin talaga yung inclination? Actually, for me po, my siblings, out of all my siblings, ako lang po yung nagkagusto na maging artista din. Ah, so it's ilan not just kayo? Because, there's six of six? Us po. Mm-hmm. Okay, ang dami nila. Tapos, ikaw lang ang nagkagusto sa showbiz. Dati po nung siguro mga 9 ako, nagsasabi na ako kay Mama. Because they have a production company. And nagtatanong ako kung pwede ako isali sa mga movies, ganun. Ano yung unang-una mo? Wala pa? I've done 3 movies pa. But like supporting. Okay. Ah, no, siguro baby ka pa noon. Ilang taong ka noon? 11? Anong movie yun? It's not out yet po eh. Ah, it's not out yet. Sa batang edad mo, nagustuhan mo na talaga ang paggawa ng pelikula or serye? Yes po. Ito pa lang po yung first talaga na yung sa Road to Starcada and sa Net 25. Kasi nga meron ng training, meron ng parang guidance, yes, right? Oo. Actually, we audition po. Okay naman sa kanila pumasok ka sa showbiz. Yes, po, as long as you take care of your studies. Okay, so hindi mo kakalimutan ang pag-aaral mo, dapat. Apo. Bakit napunta sa sayaw yung hilig mo? Actually, before pa po, before ako nagkahilig sa acting, mahilig po talaga ako sumayaw. Nag-ballet po ako when I was younger. I think mga 7, ganun. And then I got into hip-hop din. Tapos nag-concerts na din po ako like in G-Force. Okay, si Jana naman. So, Ruru. Anong tawag mo sa kanya? Kuya? Kuya talaga. Okay, so siya muna. Yes. And then, so kailan ka naman parang, parang gusto ko rin yun. Actually, after po ni Kuya Ruru, si Rere. And then ako... May Ruru, may Rere pa? Oh, may Rara din po. May Rara? Na po sila. Bakit na iba yung Jana? Cousins ko po sila. Okay. Mm. So when did you feel parang, I think I want to do what he's doing? Actually, nag-start po ako. Gusto ko talaga maging newscaster. Ah, bagay. Mm-hmm. Pwede eh. Yung gusto ko. Why not? You know, I started when I was 19. Mm. Okay. Tapos, nakuha po kasi ako sa Quezon City. Ano ang tawag sa cellphone ng mga lola? Cellphone ng mga lola? Hindi pa po ako nag-workshop noon. And then, yun po yung kong acting experience sa Quezon City. So, na 25 din po. And then, nag-enjoy po ako, natuwa ako na parang nung una kasi di ko po nakoconsider yung pag-artista talaga. Pero, nag-enjoy po ako din sa comedy. Parang feeling ko naglalaro lang ako pero nag-work din ako at the same time. Right. And then, ayun po, din ako nag-start na parang, okay, sali ako sa Star Center. Hi, I'm Jana Madrid and I am thrilled to be a Star Cad. And so far, itong ginagawa mo, ano naman ang sabi ni Kuya Ruru? Sabi niya po, mag-ready ako sa mga sasabihin din ng mga tao sa akin. Ganun. Parang dapat prepared ka. Kasi yung isa po talaga sa parang laging kinocomment ng mga tao, especially yung nagsisimula pa lang, like pinapost ko pa lang na nasa Starcada, ganyan. Sinasabi nila na, wala naman talagang talent yan, pinsan lang ni Ruru Madrid yun. Yung mga ganong comments na, so lagi niya akong parang may briefing na huwag ka magpapa-apekto sa mga ganyan. Pero talagang, pagka pumasok na kayo sa ganyan, Starcada under Eric Quezon in Net 25,
handa na kayo talagang sumabak at saka magseryoso ng training, right? Yes, po. What's the most difficult part for you sa training? Siguro sa acting po. Medyo, especially kapag kailangan kong magalit. More, go! More! Enough! Explore! Ano po ako, medyo tahimik po ako. So, and at first, syempre, parang nagkakapaan pa po kami. Subukan na natin, sabihin mo sa akin, ang ganda-ganda mo, pero galit ka. Hindi ako nagbibiro. O, close up please. Sabihin mo sa akin, ang ganda-ganda mo, pero galit ka. Kasi, sabi mo, mahirap yung galit. Mahirap lang. Okay, sabihin mo sa akin talaga, maganda ako. Okay, ready? O, ready? Get set, go. Ganda-ganda mo. Ay, magaling siya. Para akong pinapagalitan. Para akong pinapagalitan. Kahit na pinupuri ako, di ba? Ikaw, iba yon ha? So, ikaw naman, ano naman, what's the most difficult for me, part for you? Ang mahirap po is yung pag-iyak. Kasi since I started po with comedy, dun ako na lalagay palagi eh, rom-com, comedy. Ikaw? Magpakilala kayo? He did! Wala akong kilalang taksil at manluloko. Even ito pong culminating namin parang rom-com po itong ano. Ah, really? So, okay, para umiyak, ano ang kailangan mong isipin for you? Yun nga po, yung hindi ko pa po nahanap. Kung ano yung hindi ka pa naha-heartbroken? Well, mabilis po kasi maka-get over sa mga bagay-bagay. So, parang, ay, ang ganda-ganda niya. Ang haba ng yan. Mabilis maka-get over. Parang hindi ko po, pagka tapos na, parang hindi ko na siya maiyakan ulit. Oo. Talaga? Kaya parang naghahanap ako ng technique na paano ba ako maiiyak. Okay. Magpaturo ka kay Direk Don. Ayan, kung paano umiyak. Ano ba dapat ang gagawin para umiyak? Iisipin mo yung mga nakakalungkot. Siguro masyadong maganda, masyadong masaya ang buhay ninyo. Kaya gano'n, ano? Hindi ba? Pero teka muna, sa sayaw kayo talaga napunta. Hindi ba? Actually, ang galing nila. Opo, si Bo talagang sumasayaw siya. Oo. Pero ako po, saksang. Kaya mo. Saklan. Iba, yung mga salita nila, hindi ko nilabasak. Hindi ko masak. Okay, pero sakto lang daw. Pero panoorin nyo to, ha? Ang galing nilang sumayaw in my garden. Ay, ang galing! Galing nilang sumayaw talaga. But, sabi nga nila, in this business, you have to know how to dance, to sing, and to act. Kung super ganda mo pa, ay pang-apat na yun, di ba? Sa acting naman, saan ka nababaling, Jana? Comedy? Drama? Ah, comedy! Comedy. Gusto mo light lang. Bakit ganun? Ang tingin ko sa'yo, dramatic. Parang yung face mo pang drama. Sinasabi po nila yun, pero pagka yung nabibigyan ako ng mga scenes, parang mas bagay daw po sa personality ko yung light, like rom-com, comedy, ganun po talaga. Oh, ayan na, mga love team. Ready? Handa na ba kayo? Ayan po, kung ibigay po, edi. Okay naman po sa... Strict on parents? Hindi naman po. Hindi sila masyadong strict sa'yo. May pressure ba? Because, syempre, Romnick Sarmenta yan, di ba? Harleen, tapos Ruru. May pressure? Meron po kahit pa paano. Kasi parang, syempre, since sila na po yung nag-start sa industry, parang meron kang thinking na parang kailangan mo sila maging ka-level. Kasi nakadikit ka din sa name nila. So parang kung pangit yung gagawin mo, parang sa kanila din magre-reflect. Parang ganun po yung pressure. Pero hindi naman po necessary na makipag-compete sa kanila. Siyempre, parang ako po, inspiration ko sila para maging magaling ako or mas galingan ko sa ginagawa ko ngayon. Ayun. And you? For me po, I always say na I'm my own person. So hiwalay po ako sa kanila. But at the same time, of course, makukompare ka talaga. Siguro ano lang din po, since we're just starting out, I know that I have a lot of room pa for improvement and I'm gonna learn so many things because I'm not that experienced yet, but I'm going to
Work hard. Work hard, that's it! Diba? So, palakpakan natin, siyempre, pang-startada, Jana Madrid and Bo Bautista. And Arwen and Juan are in the house! Sila naman ang mga starkada na nababaling sa comedy. Yeah. Of all things, nako, itong si Arwen is 19 and Juan is 13. Hindi ko talaga matake. Parang feeling ko bukas artista na si Pepe. Oo, talaga, 13. Actually po, 13, 19, 20. 25. Grabe ka naman. 25. Okay, so, bakit napakaaga mong pumasok sa... Ayun po. So, maaga po ako pumasok dahil bata pa po ako. Gustong-gusto ko na po talaga mag-artista. Opo. And kaya ayun po, pinursue ko po talaga yung pag-artista ko. Nag-sasali po ako ng mga interview dati, mga auditions. Ayun. Kaya ayun po, andito na ako. Bago ang lahat, dapat andyan yung pangarap. At yung tiwala na kayang abutin ang pangarap. Pag pumasok ka sa Starcada, Net 25, nasabihin mo kung anong gusto mo o si Eric Kison na ang magsasabi na, oy, mukhang pang-comedy ka? Si Sir Eric Kison po yung sasabi. Ikaw naman, Arwen. Parang pang-drama ka eh. Talaga. Yes. Bakit comedy? Jolly person po ako and ang dami pong nagsasabi na, ito pwede ito pang-comedy. Pero gusto ko rin po mag-try ng drama. Kasi parang gusto ko makita kung yung skills ko po ba sa acting, kaya rin po ba yung pang-drama, hindi lang pang-comedy. Ayun. Oo. So, ito talagang parang tingin mo ba hinabol mo o ito ay talagang nakadestino na para sa'yo? Kasi pag po nagka-comedy ako, ramdam ko po eh, parang ito yung para sa akin. Kasi dito ko po nalalabas yung totoong ako, dito ko po nalalabas na ito yung Arwen. Hindi ko kailangan mag-acting para lang mapalabas ko yung character na hinahanap. Yes. Uy, may ganun? Pang beauty contest! May pawigot ka pa dyan eh! Pang beauty contest ang sagot! Diba? Ikaw naman, who's your favorite actor? Sa comedy po, si Rene Requestas. Rene Requestas! Oh, ah, really? He's really talented. Okay. At tingin niyo talagang dito na kayo mababaling? Yes. Sa akin po, pwede rin po. Pero, dahil starkada kami, kaya po namin yes. lahat ng role. Kahit, kahit genre yan. Genre pa po yan. Okay, tinatanong ko to sa lahat sa inyo. No? Ano ang pinakamahirap na part ng training para maging isang artista? Siguro po yung pinakamahirap na training is yung kapag po hindi nyo po nagagawa yung mga sinasabi. Talaga parang kahit sinasabi nila na okay lang yun, ito yung work, ito yung workshop na okay lang kahit magkamali ka. Pero nandun sa loob mo na hindi pwede. Hindi pwede. Dapat mapakita ko na deserving talaga ako dito sa workshop na dito sa Net 25. Yun po sa akin yung pinakamahirap kapag hindi ko po nagagawa yung mismong sinasabi ng mga director or nung nagtuturo ko sa amin. Hindi mo maribalag kung ano yung obligasyon mo sa akin! Ikaw naman, anong pinakamahirap na part? Sa akin po, ano, i-add on ko lang din po kay Arwen. Isa din po yung speech lesson namin. Yung alin? speech lesson po namin. Kasi po, ano, sa speech lesson namin kailangan English. Eh, doon po, pag nagsasalita po ako, may tissue na po ako. Because of the... Gumaganon kasi tumutulo, nag-nosebleed. Ay, nosebleed ka na! Kasi kailangan may English. Oo po. Kaya sa tingin ko po dun po, ano, nahihirapan. Okay. May speech lessons pa pala. Yes. So, ito po yung siguro po sa mga workshops namin. Ito po yung parang kinakabahan kami pag-a-attend po. Ano yung speech? Ang daming nag-a-absent doon. Parang hindi kami matawag. Ganun po lagi. Oo nga. So itong pinapanood dati, ano yan? Yan po yung ginawa namin na short films para po sa culminating namin. Yes, directed po ni Sir Ricky Daga. Yun. Ah, ganun. Yes. Ah, so nadidirect na rin kayo ng mga premyadong mga directors. Yes. Oh, ganyan pala yun. Hindi ba sabi nila mas mahirap daw ang comedy kaysa drama? Ako po, para sa akin, nakikita ko po na mahirap at hindi mahirap yung comedy. Mahirap po kasi kapag, halimbawa, mahirap po kasi magpasaya ng tao eh.
So, hindi po lahat ng tao makukuha mo sa isang jokes. Pero kapag madali po, lalo na kapag nasa dugo mo talaga yung pagiging komedyante. Yes. Tsaka kapag po, katulad po sabi ko kanina, kapag yung nalalabas mo yung sarili, yung totoong ikaw, para po sa akin. Ayun. At saka ikaw, yan yun, totoong ikaw. Yes. Joker ka talaga. Oo. Yes. Ikaw naman. Sa akin po, ano, feel ko parang walang mahirap na role kung porsigido ka na matutunan yung role na yun. Hindi kayo maniniwala, itong mga batang ito, hindi lang nangangarap at ngayon talagang pinagsisikapan ng pagiging isang tunay at magaling na artista. Meron na silang mga racket. Paano nangyari yun? Batang-bata pa lang rumaracket na. Parang kayo, ako. Bata pa lang ako, nagdo-drawing ako, ibebenta ko sa classmate ko. Dito naman kay Arwen, ikaw ay nagla-live selling. Yes. Talaga nasa dugo na ninyo, ano? Yung mga bata ngayon, ang talagang negosyo online. Paano mo na-discover ang live selling? Good evening nga po pala sa inyo, mga madam. Mag-share-share po muna ulit tayo. Yan, mga madam. No, high school po ako, broadcaster po ako. Doon po ako nakita ng friend ni mama na pwede po ako mag-live selling ng mga bag. Kaya inalok niya po ako, nasamahan ko po yung anak niya na mag-live selling. Kaya po ako lagi. Sample nga, sample. May na po kayo Louis Vuitton, 1.5 na lang. Ganun po kami. Mga madam, hello po. Ganun po. Ay, nakakabenta panis. Ka naman, nakakabenta. Dapat, yun po yung nakakabenta po pag-live seller. Kasi dapat, sige na mga madam, kunin nyo na to. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, may countings ka pa doon na. Ikaw nang bahalang maggawa ng script mo. Opo, yun po yung maganda sa live selling. Kasi bukod po sa natututo din po kung paano po maging confident and makipag-usap sa harap ng camera. And yung pera po na sweldo ko po, nakakatulong po ako sa pamilya ko kasi ako po yung panganay. Ah, ikaw talaga. Ito talaga ang pareho kayo, no? Yung para tumulong kayo sa pamilya. Yes. No? Yes. Kaya kayo racket ang racket. Yes, family first. Pero hindi po kami parang nag-racket lang kasi pinilit kami. It's our own way po talaga to make bawi to our families. Correct. That's so, so nice to hear. Kasi sa mga panahon ngayon, ang mga bata, kayang-kaya ng rumakit dahil online, you can be your own star. Kung kaya naman po, right? Why not? 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5! Bili na po kayo! My count! Parang gusto ko na rin mag-live selling! Buy na po kayo neto! Okay! Ipapabenta ko sa'yo ang mga bag ko, ha? Feeling ko may commission ka! Oy! Kung siya live selling, si Arwen, si Juan naman ay kumakanta sa mga barabarangay. Yes! Kumakanta sa mga barabarangay para sa mga beauty pageant, yes, right? Yes po. Oo. Ano naman? Paano mo naman nakukuha? Ako po, kaya ko pong kumanta. Actually po, sa Davao po kasi, meron po kaming parang group po of boys na parang boy band, ganun po. And before po that time, parang ako lang po umattend. Tapos sabi na, hala, paano kakakanta? Eh, ikaw lang mag-isa. Tapos pinupush nila ako na, ako na lang kaya kumanta, ganun. So, ayun po, trinay ko. Tapos, yun po, parang nag-serenade lang po ako. Tapos yun po, nagpatuloy na po. Yun. Pero marakit din po ako sa pagsasayo po ng cultural dance, Filipino dance, and kahit ano pang dance. Nagtitinikling ka? Yes no. Po. No! Hindi ako naniniwala. Pakita ng prueba, may video. Parang, sige nga. O sige, ganyan. Konti. O. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bili na po kayo kay Arwen. Ay, ganun! Collab! Actually, collab po yun. Teka muna. Parang ano, cultural dancing segue na sa live selling. Parang okay din yun. Pwede naman. Magtinikling muna kayo. Kung talagang lumulun muna kayo ng apoy bago kayo mag... Bili na po kayo. Diba? But it's so, so inspiring that young kids really go online to help their family. Yes. Yes. Alam mo talagang napaka-importante na ang mga kabataan tumulong muna sa pamilya. Yes. Bago mag-asawa, bawal kayong mag-asawa ng maaga. Yes. Yari po kay mama niyan. Oh, yan ha? Okay. Oh, so ito na. Meron silang hinanda na parang, tingnan nga natin, nakakatawa ba talaga itong dalawang ito? Tingnan natin at panoorin. Sabi ko na nga ba eh, para akong camera. Bakit naman? Kasi tuwing andito ako, napapangiti ka. Ah, talaga ba? Oo. Alam mo, para kang bola. Bakit na naman? Alam ko itong mamis. Bang! Kasi naman, pag inishushoot mo ako eh, ganito na lang. Alam mo, para kang dahon. Dahon? Oo, totoo. Tingnan mo nga yung suot mo. Para ka talagang dahon.
para kang bomba. Bakit? Ang sarap mong pasabugin. Pang! Nyeee! Palakpakan naman natin! Magaling naman, natawa naman kami! So bakit naman ang tiyan namin ng konti doon? Arwen and Juan, we wish you all the luck. Appear tayo dyan. Thank you po! Appear tayo dyan! Well done! Well done! Gia and Aaron Gonzalez are in the house! Are you related pareho kayong Gonzalez? Not at all. Ano? Malay mo. Never know. We know. Yes, yes. Ano ba kayong lolo ninyo? Our ancestors. Opo. Okay. But yung Gonzalez niya is with an S. Mine is with a Z. Oh, yeah. S and Z. Okay, Gonzalez na S is Pinoy. I think so, or Portuguese. Parang ano siya, pag S, usually it's Latino. Latino. And Z is kapag Z, Spanish. Ayun. Totoo naman na ang si Aaron is half Spanish, right? Yes. Born and raised in Spain? Born dito in the Philippines, tapos nalaki ako in Spain. Gano'ng katagal ka sa Spain? Until I started na mag-aral dito, but every summer, I would go back sa Spain kasi may mga relatives ako. Okay. Yeah. Ah, okay. So, habla Espanyol? Sí, lo hablo perfectamente. Ay, na-insecure ako bigla. Galing niyo mag-Espanyol. Pwede mo, Espanyolin mo sila. Parang manood kayo ng Corina Interviews. Hola a todos. Espero que veáis Corina Interviews porque es un programa genial, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Y hola que ustedes también. Muchísimas gracias. Palakpakan mo ang Espanyol! Ang galing! O, Day, marunong ka ba mag-Ilonggo? Ay, ako marunong. I know how. Bakit ka marunong mag-Ilonggo? Yung nanay ko, taga Iloilo. Ay, o, sige, o, ayan. O, Ilonggo ka naman. Entendi ako sang Ilonggo, pero budlayan gid ko maghambal. Ay, makakaintindihan kayo ni Pepe and Pilar! Ang galing! Okay, o, ito naman. Yung Gonzales ninyo, saan naman galing? To be honest, I don't know, but... Excuse me, pinanganak po siya sa Hong Kong. Yes. Born and raised po ako sa Hong Kong. Oh, pero, you speak Cantonese, di ba? Yes, trilingual din po ako. Oh, ayan. I speak Cantonese. Cantonese ka naman dito. Sige nga, girl. Yes, taga ho po yung kualam. Corina Interviews. Hey, molete, ho, ho, sam. Saling pailo. Siya, siya. Ang ganyan mo ng international. International. These two in the Star Kada are... parang leaning towards drama. You agree? Na sabi ni Mr. Q, sabi nga ni Eric Kizon, kayo ay medyo leaning towards drama. Masasabi ko po, yes, I would definitely tap into that po. Pero I definitely love to speak also. I think I'm a very deep person, kaya masasabi lang drama. That's why the story kind of hits the heart ng mga tao. Oh, yeah. Maybe you should be a journalist. I'd love to try. Right? Diba? Oh, why not? Tumahanap sila ng anchor dyan sa Net25, yes, diba? Po. Or a reporter. Mm. I mean, if that's really what you like to do, oh, diba? Po. Alam nyo, sa mga ganitong edad, ilan taon ka na, girl? 21. Yes. 20. Basta kailangan magde-decide na, right? Mm, yes po. And you really have to work towards it. Bakit ang haba ng hair mo dito? Juan, ano yan? Ako po si Aaron Gonzalez. Ako ay nasa college, nag-aaral ako sa... Ba't ang haba ng hair? Well, actually kasi ever since nung bata ako, mahaba talaga yung hair ko. Mm. And then when I started grade school, high school, pinagupit, nung nag-UP na ako, syempre, very ano naman ang UP, diba? Wala silang rules. And then, okay. Nung nag-start na ako here... Okay. Yeah, but, pag nasa Spain ka, feeling nila Espanyol ka or Asian? Oh, that's a good question. Yes. Kasi in Spain, they think... may halo akong either Korean, Japanese, there's something. Oh. Yan yung sinasabi nila. Okay. When I'm here naman, nagugulat sila na I speak Filipino. Mm. And I have to say na parang, no, actually, I'm half. Hindi nila alam kung ano. Hindi nila man. Ayun, yeah. Okay. Hindi nila alam Ilonggo pala. Ilonggo kid pala. Okay. So, Gia, when did you want to be an actor? Did you always want to be an actor? Lagi po akong actually maarte. No, ever since I was young. Magandang simula yan. Opo, yes kasi po. Ako rin maarte dati. Oh, okay. Wow. And yes, then. I've been very expressive sa mga gusto kong gawin. I would walk on my imaginary runway. Sa school, I would MC, do theater as well. Sobrang proactive po ako sa school until 2017, I joined the Voice Teens. Sumali po ako ng the Voice Teens. Oh. And doon nagbukas po yung pinto ng showbiz. I realized, may potential pala.
So I felt like I have a heart for this and I want to gain a platform for Oh, parang performance is in your DNA. I really believe that. It's innate. Right. All right. Either it's singing or acting or maybe being a broadcast journalist, di mo alam, Annie, to be honest, dancing also. Ay nako, ano yan, that is normal because hindi mo kaagad masasabi kung saan. So do you think, Aaron, talagang drama is your thing? Araw-araw ay isipin ko kung ano ginagawa mo, sino kausap mo, sino kasama mo. Paano kung may nagpakilala sa'yo? Paano kung may pumorma sa'yo at nagustuhan mo? Joy! Let me just say, you look like a dramatic actor. You look like you a so leading much. Man. That thank is true, you so though. Much. Yeah. You. And you look like a leading lady. Oh, thank you. Oh, so wow. What do you think? Diba? Well, actually, never ko naman siya naisip. Even with showbiz, never ko talagang naisip na pumasok or that I had any chance. Ang palaging sinasabi sa akin dati is, may balak ka ba, do you have any plans to join? Ang palagi kong sagot is, if I'm given the opportunity, I'll take it. If not, then it's not for me. And I'm here. Oo nga. Yung, with acting naman, I always really liked it kasi sa school, maraming plays. Palagi ko siya na-enjoy. It's just na, parang mas ano ako with drama eh, kasi comedy. Right. I'm so sorry, hindi ako nakakatawa. I'm not okay, funny. Okay. But to be a dramatic actor, kailangan ba talaga maraming hugot sa buhay? Not necessarily. But you have hugot already. I think everybody naman has some sort of hugot. Mm-hmm. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero okay, so sa mga nanonood ngayon, maraming nanonood ng mga magulang ha. At 19, 20, 21, nararamdaman na ng mga bata yung mga issue ng pamilya. Yes. Kasi I think even before that age, younger pa, kapag especially me na, I'm an only child, you feel that eh. When you're at home, naririnig mo lahat. I guess may kinalaman din yung only child ako. Mas nire-realize mo all the problems, all the responsibilities, and of course, pinaplano mo din your future. Oh. And me with my parents, I have a very close relationship with my mother. As in, I really love my mom. When I joined showbiz, talagang one of the pressures na I felt was na takot ako na one day I have to approach my mom and I have to say sorry kasi I did not become the person that I promised to become. That's one of the things that's the hardest for me. Why? What were you supposed to become? You're only 20. No, I know, but of course, I have so many promises. I have so many goals. Na sana ma-achieve lahat. Okay. And of course, with all the problems na meron sa... Well, hindi lang naman ako may problema sa pamilya. Diba? Lahat naman tayo. But of course, as you get older, you realize, you become wiser, syempre gusto mo rin to contribute. Help out. Oo naman. Yeah. And you're on the right track. Huwag ka masyado magmadali. 20 ka pa lang. Well, problema ko din yun actually na masyado akong nagmamadali. But oh. I just want that certainty kasi. Mm-hmm. Right. Uy, yeah. Palakpakan naman natin kasi gusto niyang tulungan ng pamilya niya. Nakakatuwa, hindi ba? Oh girl, ikaw naman. Yes, ano po. Naman ang hugot mo? Yes po. I would say, to be honest, nung nasa Hong Kong po kami, my life was very comfortable. I would say my dad would be working a lot. He started a business there, which nag-close down po siya, nag-start yun sa nangyaring protest. Ah. And then nagtuloy-tuloy na schools shut down because of the COVID-19. Right. So it was a bad time for Hong Kong. It was a really bad time. Oh, oh. And I was sobrang loyal ako na, I mean, I really loved my life in Hong Kong. I was a very determined student. I was a science student. I wanted to get into med or psychology or biology. Really still thinking about it. Why not? Yes. Yes po. And so, nung nag-close down yung business ng dad ko, it meant a lot to him. Kasi, wow, there we go. Oh, ayan na. Ayan na, naiiyak na siya. And then, so, it meant a lot to him, but he had to close down. Yeah, I had to close down. He started it by walking to different learning centers. He would knock on doors, and it started. I even experienced teaching there. Actually, nga po, it was a time. It was like summer holiday classes that I teach kindergarten students English, and then it was such a beautiful experience because it came from ano lang imagination became true. Mm. So nung nawala po siya, it was perfect timing that I chose showbiz. So my sister joined the voice teams that year. So I told it was me, my mom, and my young second sister, yung pangalawa.
lumipad po kami dito sa Philippines. And the separate, yung separation process, yung proseso po ng pag-separate po namin physically was difficult. There are nights na my mom and dad would talk on the phone. And yung, my mom and dad would talk on the phone. Tapos hindi nila alam na gising pa ako. Katabi ko si mom. We weren't even in our own house that time. Tapos parang tatagilid lang ako. Tapos I would, iiyak ko din lahat kasi I could hear their struggles eh. So, I think that's why I'm so passionate po. Sobrang I take my work seriously. I see. Yeah, opo. Kasi parang you just want to move on and do well, yeah. Help out. Opo. Di ba parang ganun? Mm-hmm. Ganun pala talaga. Alam mo, kailangan alam yan ng mga adults, ha? That their children hear everything. They do. Hindi ba? And then, na talagang na... dinadamdam din nila lahat ng, kumbaga, dinadamdam ng mga magulang. Kasi at the end of the day, we're also part of the family. Oo, no? Right. Di ba? Part tayo ng pamilya, so. Pero ang masaya naman dito, nasa Starcada na kayo. Yay! Mag-iyak! O, di ba? Yes, oh, huwag na tayo mag-iyakan. Yes, kasi kailangan talaga, you really just have to go for it. Okay. You know, run as fast as you can. At nakatapos naman kayo. Ng pag-aaral. Not yet. Not yet? And you? Okay. Another topic. I'm still studying. Okay. So, maninermon ako ng konti ha. Kailangan tapusin ang pag-aaral. Nag-aaral pa ako. So. Ayan. Yes po. I'm working hard for it para ma-afford po natin ang patient. Okay. So, but, education is so important, so you have a fallback. Very much. Lalo na multilingual kayo. Yes, opo, opo. Kung multilingual, ang dami yung pwedeng pasukan. Opo. Lalo ikaw may Cantonese ka pa. Opo, opo. Oh, so yes. You can't be an artista everywhere, opo. But you can be like whatever, right? Okay. Opo. So ang pangako sa atin ng dalawang ito ay ipagpapatuloy nilang kanilang pag-aaral. Meantime, eto muna ang kailangan ninyong abangan mula kay Aaron and Gia. Ellie, I'm sorry! Ano bang karapatan mo? Para pagharapin ako sa babae na yun? Akala ko makakatulong eh. Sa akin? Narinig ko kayo ng tatay mo. Karga ko pamilya ko, Mia! Labas ka na dun! I just wanted to help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Alam mo ba yung mga pinagdadaanan ko? Hindi. Kaya stop pretending that you know my pain. Stop pretending that you own it. Pwede mo ako sabihin kung kailan ako mag-move on? Kahit si Celine, ang tagal na namin magkasama. Never niya pinakaalaman yung mga desisyon ko sa buhay. But I am not Celine. And I will never be her, so stop comparing me to her! Tama! You will never be Celine! Ellie, Celine is dead. Hindi na siya babalik. Pero hanggang ngayon, umuarte ka pa rin ng parang nandito siya. Kasi nga nandito siya! Nandito siya! Eh kung nandiyan, saan nasan ako? Anong lugar namin gustong magmahal sa'yo? Ang galing naman! Wow, ah! Medyo na ano kami doon, ha? Medyo taken in kami doon, ha? Something to look forward. Thank you so much. Thank and you I'm really happy na na-discover talaga kayo ni Direk Eric Kison, yes. One of the best. And good luck. Thank you so much, Karina. Kita tayo later pa. Kita pa tayo later. Yes. Okay. Rachel Gabresa, Ivan Castro. Yes! O ito na, ready na ba kayo? Kasi sila ngayon ang mga kumakanta. Birit naman kayo, dalawa lang, dalawang linya. Anong favorite song mo? Yung original song ko po. Your original song. Okay, two lines from the original song. Go, Rachel. Nasaan ka na? Babalik pa ba? Oh my God! Ang galing niya! Nagulat ako doon! Ano ba yan? O ikaw naman, Ivan? Original song po, theme ng Starcada.
I'll show you the way to where dreams aren't far. The journey's hard, but I dare you, baby, reach for the star. Ang galing din! Alam nyo, bakit ganun talaga pagkabata, talagang pagkasinabang sing, ang galing, buong-buo na yung boses. Paano nyo nalaman na meron kayong boses? How did you discover it? Nung bata pa lang po talaga, mahilig na po akong kumanta. And my father is also a singer po. Ah, your dad is a singer? Saan siya kumakanta? Sa mga competition po, talagang gusto po talaga niya akong matuto din sa pagkanta. Kaya sinasali niya po ako sa mga competition. Alam mo, may ganun talaga ano. Kung ano yung magulang mo at exposure mo, parang doon ka napupunta. Totoo. Yung anak ng doktor, nagiging doktor. Siyempre, lahat kami, alam namin ang kwento ni Regine Velasquez. Nilublog ka rin ba sa drum ng tubig? Naranasan ko po yung nilublog po ako, pero dun po sa dagat. Ah, sa dagat? Opo. Tapos pinakakanta ka? Opo, parang nagbo-vocalize po ako noon. Kumakanta ko ng mia. Ganun? Opo. Kailangan talaga, ilang taon ka noon? Siguro po, nag-start po ako na nag-vocalize po na nasa dagat is siguro mga 12 years old po ako kasi po malayo po yung dagat sa amin. So, totoo ba? 12 opo. Years old? Opo. Pero bata ka pa lang, I guess younger than 12, you were already practicing. Opo. Talaga? Sinong idol mo? Si Miss Regine po. Ah, si Regine talaga. Opo. Ikaw naman, Ivan. Ang story ko po is when I was younger, I was oriented po by church music and then classical training po from UP College of Music Extension what? Classes. So what are you, a tenor? Tenor po, tenor. You're a tenor. Po. And then eventually po, I wanted to be more versatile and do runs. To do pop music po. And then ngayon po, I'm venturing into rock. I wanna do many genres po. Kaya po, nagsulat din po ako ng original songs for Starkada. Ay, ang galing naman! Paano kayo na-discover ng Starkada, Rach? First time po lang po, kaya kinakabahan. Nag-audition po ako. Pero at first, akala ko po talaga it's a competition. So, sobrang excited po ako. Pero nung nalaman ko po na Star Center po na talaga nag-develop po ng mga skills and talents po like us, mga artists po, mas lalo po ako na-challenge kasi this is my first time po na matuto din po mag-acting, mag-dance, all around. Ikaw rin audition? Audition din po. Wow, ganun pala. Okay, so now that you're in Starkada, anong pinakamahirap na part para sa'yo? Ako as a singer po, for me, acting. Ah. Yung part po ng sa acting po, yung pagbitaw po ng mga linya. Kasi honestly po, dun po ako mahina sa pagbibitaw po ng linya. Kasi first time ko lang po talaga na as an actress po. Pero sabi ko nga po na kailangan gawin ko yung best ko para hindi ako mapag-iwanan, para kumbaga, I love challenges po eh. Kaya sabi ko, I'll do it. Fighting, ganun. Oh, nga, why not? The most challenging for me po is yung the long hours po. Sometimes po we would take, yung taping po namin for the reality show would take from 5 a.m. to 1 a.m. the next day. Taping hours. But of course, we know that it's part of our job po. But that's difficult for the boys. Yun po. Diba, no? Yes. Pagka singer ka. Pero talagang first love ninyo is singing. Singing. Yes po. Ayun, okay. Ang balita ko, pareho kayong may mga hugot sa buhay. Parang ganun talaga ang kwento ng bawat Pilipino. Lahat tayo may hugot. In your case, ano nga ba yung hugot na yon? Yung hugot ko po, yun po yung nawala po yung kapatid ko dahil sa cancer po, namatay po siya. Leukemia, age, right? Yes po, age po, two years old pa lang. Ah. Nag-iisa po namin siyang lalaki po, kaya sobrang sakit po sa akin noon kasi isa siya sa mga naging inspirasyon ko. So cute pa naman yung ganyang age, opo, right? Pareho tayo nawala din ng nakakabata kong kapatid, pero 19 na siya. Leukemia din. Okay, so after that episode, anong naging epekto sa'yo? Mas lalo pa po akong sa akin po, na mas na-inspire pa po ako na galingan. And kasi sabi ko, pinangako ko po na I will do my best na abutin yung mga pangarap ko para sa pamilya ko po. Ayun, okay. O ito namang si Ivan meron din. Sa kapatid ko din po kasi, ang kuya ko po kasi has an autism. He has autism po and ADHD. Since I was a young child po, I've been accustomed na ako po dapat yung mas nakakaintindi. Kaya kahit ako po yung bunso, mas matindi po yung pressure sa akin to succeed in life and
to be more serious in the things that I do. But yun po yung main inspiration ko din po kasi wala pong ibang aasahan yung family ko kundi yung ako po and yung kung ano po yung magiging future ko. Aba, sabi nga nila, with pain comes purpose. No. Diba? Lahat tayo may pain, pero ang maganda nun, transformed into purpose. So ngayon, eto na kayo. Nasa Starcada na kayo. Itong mga hugot na ito, talagang mula kabataan pa. So nag-self-supporting ka din. Opo. Paano yun? Bale, sumasali po ako sa mga singing competition po dati para makapagtapos po ng pag-aaral. Kasi hirap po kami noon. Madami po kami magkakapatid. Bale, lima po kami. So, kailangan ko pong magtrabaho po, kumanta po gabi-gabi para po makapag-aral po ako. Aba, o naging successful naman. Opo. Hindi ba? At pagpapalaing ka pa niyan kasi tumutulong ka. Salamat. Sabi nga, turn pain into art, right? Opo. Ivan, so... Yes. So yes. Meron po kaming inihandang song for your viewers po. I know, right? Opo. Talagang we're in for a treat dahil yung mga singer ay magsising. The world is spinning now, the clock is ticking loud. Don't ever let your voice discreet into the crowd. I'll show you the way to where dreams are far. And don't hold so empty every star. Wake up, oh, open your broken heart. Broken heart. Them into bleeding heart. Escape the world and your fears. Escape the saddest tears. But don't forget the one. Thank you, Ivan and Rachel! Ang galing! Galing, galing, galing! Kayo ang magiging mga susunod na teleserye Team Song King and Queen. Thank you. Why not? Why not? Okay. It's the new year at lahat sila may New Year's resolution sa Starcada of Net 25. Let's start with Bo Bautista. Grow taller. Okay. Hahanap ako ng supplements para dyan. Okay. Parang matagal ko ng New Year's resolution. Okay, and you, please? Matulog ng mas maaga. Aba, maganda yon. And then? Ako po, promise, magda-diet na ako! Diet daw siya. Juan? Ako naman po, mas lalo po ako magpupursige! Well, okay. Aaron? Yung resolution ko naman is to be more responsible and to know my priorities. Wow, parang hindi siya masyadong responsible. Gia Gonzalez? Yes, ang New Year's resolution ko po ay magkaroon ng billboard and my own show. Wow! Yay! Rachel Gobreza? My New Year's resolution is to have my own concert. Yeah! Wow! Woo-hoo-hoo! And Ivan Castro? Mas maging mabuti pa pong anak. Wow! Ivan, ako, mag-inoo siya. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Let's go! Okay, kainan na! Yay!
eating. Oh my God. Ayun yung food. Eat it! Yay! Yeah, thank you po. Yeah. See, I'm so hungry. Ow! Sakit. Okay. Kaya na po. Let's go, let's go. Yay, there's pizza. Let's go! Happy New Year! Okay, so, after a taping, we really eat. Okay? Huwag na kayong manood. Okay, tuloy-tuloy lang. Okay, go! Yay!